Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Hello mga kamamigs, kasapsap, kasupsup, kabunso at ka-cutie. Kumusta na po kayong lahat? Silipin natin at ating pakinggan ang mga latest updates sa nangyayari ngayon sa Mamigs World. Kamakailan lang ay nagpamahagi ng isang live video si Ma'am Merly Peregrino sa kanyang YouTube channel. At kasama ang isang dating miyembro, di umano, ng Team Maliw na si Ma'am Grace De Vera na pinamagatan niyang Part 2, ang pinaka-exciting part. Sa live video ni Ma'am Merly Peregrino, ibinulgar ni Ma'am Grace De Vera ang kanyang nalalaman tungkol kay bunso Migs Molino, Cutie Mahal at Tatay Jethro. Matapos ang live video ay nag-post si Ma'am Merly Peregrino sa kanyang Facebook account at narito ang kanyang sinabi patungkol kay Ma'am Jasmine Martino. Jasmine Martino, ano, na-real talk ka na ba ni Ma'am Grace De Vera? Ito yung taong magpapakatotoo sa mga nalalaman niya. Ikaw Jasmine, naki-join ka lang pero ang usapin planchado na. Kaya huwag kang pabida. Sige, tumahol ka pa ulit para masupalpal ka ulit ni ma'am. Grabe, 2 taon na nananahimik, pero dahil sa katatahol mo na kung makapagsalita, akala mo siya ang nag-organize? Ano ka ngayon? Yan tayo eh. At dahil dito, hindi nakapagtimpi at sinagot agad ni Ma'am Jasmine Martino ang post ni Ma'am Merly Peregrino. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Jasmine Martino. Kayo na po ang husga. Sasagutin ko lang si Tita Merly kasi galit na galit talaga eh. Ako talaga ang tinitira niya. Ano ba talaga ang kasalanan ko sa'yo? Ha? Tita Merly, ano ba talaga ang kasalanan ko sa'yo? At ayaw mo talagang tumigil. Alam mo, sa kakadakdak mo nang sa kakadakdak mo yan, pag nahulog yung isang ngipin mo na natira dyan, wala ka na talagang ngipin na matitira, sa totoo lang. Ba't ayaw mo tumigil? Ano ba talaga kasalanan ko sa'yo? Ha? Galit na galit ka sa akin dahil sa hinihingi kong resibo, yung original na resibo nung binayaran mo doon sa gasibo. Ganon galit na galit ka sa akin? Wala ba akong karapatan manghingi ng resibo? Hoy! Kasali yung page ko doon. May karapatan akong manghingi ng resibo. Kaya huwag kang magalit ng gusto dyan. Pag yan nalaglag yung na isang natirang ngipin mo, nako, kawawa ka, sabi ko sa'yo. Yan na nga lang ang natitirang isa eh. Ayaw mo pang ingatan. Tita Merly, tanda-tanda mo na, magpagalang ka. Lahat kinakalkal mo, Diyos ko. Talagang hinanap mo talaga yung source mo na yan kahapon. Hinanap mo talaga siya para makagawa ka na naman ng kwento. Wala ka na talagang ano eh. Wala ka nang magawang content. Hindi ba? Bakit? Tuyong-tuyo na ba? Wala na kayo, wala ka nang kinikita? Ganon? Kala kong yaman-yaman mo kasi kasuhin ng tindahan mo ng baboy. Kalkal ka ng kalkal ng buhay ng may buhay. Diyos ko, kaya siguro nakandalagas yung ngipin mo. Ha? Dahil sa pagka, ano mo, pakialamera mo. Ha? Ano ang sabi mo noon? Ha? Anong sabi mo noon? Tanda-tanda ko pa yung sinabi mo noon. Kamag-anak ko yan, si Jethro. Hoy! Tapos ngayon, ano ginagawa mo? Ha? Sinisiraan mo si Jethro, sinisiraan mo si Migs. Diyos ko po, Tita Merly. Tumahimik ka na lang. Huwag ka nang mag-vlog kung wala kang maikontent. Tumigil ka na lang. Huwag ka nang mag-vlog kung wala ka rin lang maikontent. Bayan, ayaw mong tumigil. At saka yan, Grace De Vera na yan ha, na sinasabi mo, hindi ko kilala yan. Hindi ko nakita yung aliporis mo na yan. Ha? Huwag niya akong idadamay-damay dyan. Wala, hindi ko siya kilala. Pumasok ako sa Maliw, hindi ko nakita yung aliporis mo. Ha? Saan mo dinampot yan? Saan mo yan nakita? Hindi na siya nahiya sa sarili niya? Ha?
ginawan pa siya ni Mix ng sariling GC at the Aida fighting. Ah, para ipagdasal lang siya. Dahil anong sabi niya? May sakit ako. May cancer ako. Oh! Tapos ngayon, ganyan gagawin niya? Alam mo kung bakit in-ignore ni Mix yan? Alam mo kung bakit ito mali? Madaling araw, wala siyang pinipiling oras para tawagan si Mix. Bakit? Obligasyon ba siya ni Mix na kausapin araw-araw, oras-oras, minuto? Huy, mahiya kayo sa sarili niyo. Magbigay kayo ngayong hindi kayo, hindi na kayo pinapansin, maniningil kayo. Bakit hiningi ba sa'yo ni Mix lahat yung ibinigay mo, Grace de Vera? Ikaw nga dyan ng pasikat na pasikat. Ha? Ngayon na hindi ka inano ni, hindi ka na pinagbigyan ni Mix na kausapin eh, mamamatay-matay ka sa galit. Ay sus, mahiya naman kayo sa sarili niyo, oy. Hindi ka na nahiya, ipinagdasal ka ni Mix umaga, tanghali at gabi. Sa adya adya fighting mo na yan. Dahil anong sabi mo? May cancer ka, malapit ka nang mamatay. O bakit nauna pa si Mahal sa'yo, buhay ka pa rin? Huwag ako, Grace de Vera. Diyos ko, Lord, hindi nga kita nakita, hindi kita nakausap. Pabida-bida ka sa paparty na yon. Magkano binigay mo? 1,500? Pabida-bida ka? Goodness! Bigay mo sa akin Gcash mo, balik ko sa yung 1,500 mo. Saka ikaw, Tita Marlia, sinabi ko na sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo, tumigil ka na, huwag mo na ako dadamay. Huwag mo na ako mabanggit-banggitin sa live stream mo. Ano ba pinuputok ng butsi mo? Simpleng-simple lang naman ang hiningi ko sa'yo eh. Resibo at wabidyo lang, yun lang yun. Original na resibo, hindi yung gawa-gawa nyo. Alam mo ba kung bakit? Ha? Sobrang laki ng pera na nakulikta mo eh. Tapos gaganyan-ganyan ka, sobrang galit mo sa akin dahil sa hinihingihan kita ng resibo, hinihingihan kita ng video, mamatay-matay ka sa galit. Karapatan ko yun dahil kasali yung page ko doon, kaya karapatan kong maghanap. Itong Grace de Vera na ito, paipal, hindi ko nga kilala, hindi nga kita nakita. Ha? Sinasabi mo pa nung pumasok ako sa Mali, plansado na lahat, plansado na lahat. Ikaw nga dyan ang unang pumalas. Ha? At saka alam mo, nagsusuporta ka kay Mix Molino. Ano, iniinggit mo na pumunta ka doon kila Gistampad. Ay sus, Ginoo. Alam mong kinabukasan may party. Buntot ka ng buntot kila Tatay Jet. Hindi na nga nakapagtrabaho yung dalawa dahil buntot ka ng buntot. Oh, halos nga ayaw mo nang umalis doon. Grabe. Uy, wag nyo kasing baliktarin yung mga kwento. Tsaka ikaw, Grace de Vera, matanda ka na. Uy, magpagalang ka. Inuubo-ubo ka na nga eh. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Ano ba yan? Huwag mo ako idadamay ha. Hindi ka na naawa kay Migs. Ha? Kahit madaling araw tinatawagan mo, wala ka kayang pinipiling oras ha. Gusto mo pag tumawag ka, kakausapin ka kaagad. Bakit? Hawak mo yung buhay ni Migs. Kahit nasa lock-in yung tao, iniistorbo mo. Bakit? Hindi na kayo nahiya? Nagbigay ka nga, nanumbat ka naman. Pag nagbigay ka, wag mo isumbat. Dahil binigay mo yun eh. Hindi yun hiningi sa'yo. Kusang loob mong binigay yun. Kaya wag kang manumbat. Anong klaseng bigay yan? Ito si Tita Marley, ayaw talagang tumigil eh. Ha? Talagang hinanap mo talaga. Hinanap mo talaga. Sino nagbigay sa'yo ng address? Ha? Tita Marley? Sinasabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako. Pag nag-livestream ka, huwag mo akong idadamay. O ano? Inuulit-ulit to. Ilapag mo na yung resibo. Ilapag mo na. Ngayon na. Nang matapos na itong usapan nating dalawa. Yan lang naman hinihingi ko sa'yo eh. Resibo.
na takot kang ilapag yung resibo, ganon. Nang malaman kung magkano perang ibinayad mo doon at magkano perang natira sa'yo. Ha? Hindi ba sinabi mo, inipon mo 80 pounds, 80 times 6? Ha? Kita mali, 80 times 6, plus marami pang humabol, magkano? Magkano inipon mong pera? Sige nga, tita mali. Huwag mo kong inisin, ha? Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako, ayaw mong tumigil. Post ka ng post, dinadamay mo palagi yung pangalan ko. Tanda mo na, magpagalang ka. Sinasabi ko na, tumigil ka na, ayaw mong tumigil. Kalkal ka ng buhay ng may buhay. Intindihin mo na lang yung sarili mong buhay. Hindi ka na naano, naawa sa sarili mo. Ang tanda-tanda mo na, ini-stress mo yung sarili mo. Ha? Sa ganung bagay lang, tanda-tanda mo na, ini-stress mo yung sarili mo. Uy, Tita Merly, magpagalang naman kayo. Ha? Ilapag mo na. Ilapag mo na yung hinihingi ko, original na resibo. Gusto ko yung may stamp ng ano, yung may stamp mismo doon sa Royal Gazebo na binayaran mo. Yun ang gusto kong ipakita mo, yung may stamp. Gusto ko yun. Yun ang gusto kong makita. At saka yung video. Gusto kong makita buo. Alam mo kung bakit? Hindi lang ako nagbigay doon sa pag-games na yun. Madami. Gigil na gigil ka. Sinasabihan na nga kita na tumigil ka na kung mag-livestream ka. Huwag mo na akong idamay. Gumawa ka ng sarili mong content. Kung mag-live ka, gumawa ka ng sarili mong live. Huwag na kung sino ang gagamitin mo dyan. Huwag mo na akong idadamay. Bakit? Wala na kayo mai-content? Tuyo na ba? Wala ka ng sponsor? Iniinis mo ako eh. Sinasabihan na nga kita. Huwag mo na akong idadamay. Inuulit-ulit mo. Ngayon, may post ka na naman. Andyan na naman yung pangalan ko. Ha? Naka-front na naman sa post mo. Tita Merly! Ang nangyari sa'yo? Sabi mo, hindi mo ibababa yung label mo sa label ko. Pero binababa mo pa rin. Ha? Siguro kung iniisip mo na mababa ang label mo, o ngayon, magka-label na tayo dahil binababa mo yung sarili mo sa sarili ko. O diba? Ako, nagkakayod ako. Nagkakayod ako sa para sa pamilya ko. Hindi sa masamang paraan. Ikaw! Ha? Kung kikita ka man dyan sa YouTube mo, kung kikita ka man dyan sa mga live stream mo, yan ay galing sa kasamaan dahil naninira ka ng kapwa mo. Ako hindi. Nagkukuskus ako ng kubeta dito para sa pamilya ko. Ay, ikaw! Ha? Ano ginagawa mo? Nagla-live stream ka? Naninira ka ng buhay ng may buhay? Ha? Tama ba yan? Tama ba yan sa ganyang paraan? Tanda na kayo! Magpagalang naman po kayo. Diyos ko, ano ba yan? Tinagurian ka pang namang nanay. Ang sabi mo, mga anak, paano kita igagalang kung ikaw mismo hindi ka nagpapagalang sa sarili mo? Ano ba ang ikinaiinis mo kay Jetro at saka kay Migs? Dahil lang hindi ka napagbigyan sa meet and greet mo? Ganon? Ay, nandoon din naman kami eh. Kung hindi ka binati ni Migs, para parehas tayo. Dahil nandoon din kami sa meet and greet. Oh, kung hindi mo ginamit yung pangalan ni Migs doon at ni Jetro, hindi din kami aatin doon. Dahil ang sabi mo, ha? Mag-meet and greet tayo para kay Migs, para kay Tata Jetro. O ngayon, anong pinaputok ng butsi mo dahil hindi ka sinipot? At saka kung hindi ka man sinipot, kasalanan mo na yon. Dahil wala namang approval si Migs doon at si Tatay Jet eh. Ha? Alam mong hindi tinanggap yung proposal mo, tinuloy mo yung meet and greet. Ngayon sila sisisiin mo, si Jetro at si Migs. Sarili mo sisiin mo, Tita Merly. Kasi nung nagbigay ka ng proposal, alam mo nang hindi tinanggap, naningil ka pa rin. Ha? Naningil ka pa rin ng 6K sa bawat group. Sana kung alam mo na wala kang proposal, hindi nag confirm sa iyo si Mix, sana hindi mo na tinuloy. Eh bakit mo tinuloy pa din? Tapos ngayon hindi ka ginrit ni Mix, hindi ka ginrit ni
Jetro, mamamatay-matay ka sa galit. Pero parehas lang naman tayo, nandun din yung mga members ko eh. Ang binubutok ng butsi mo. At inuulit-ulit mo talaga. Ha? Akala ko ba kamag-anak mo sa Jetro? Akala ko ba mahal na mahal mo si Migs? Kakainis ka. Sinabi ko sa'yo, tigilan mo na ako. Ayaw mo talagang tumigil. Diba sinabi ko sa'yo, once na binanggit mo ulit ang pangalan ko, sasagutin ulit kita hanggang sa magsawa ka. Magsawaan tayong dalawa. Tignan ko kung sino unang ma-stroke sa ating dalawa. Hoy, matanda na kayo. My God. Hinanap mo pa talaga si Grace De Vera para idalhin dyan sa live stream mo. Hindi ka nahiya? Hindi ka nahiya, Tita Marley? At saka yung Grace De Vera na yan, hindi ko kilala yan. Sinasabi pa niya kahapon, ha? Na pinos ko daw siya. Tinira ko daw siya. Nag-acting-acting daw ako na admin ng Maliw. Uy, itanong mo nga sa mga Maliw. Kung nag-acting-acting ako dyan na admin ng Maliw, gagawa-gawa kayo ng kwento, gagawa-gawa kayo ng istorya. Tanong mo dyan sa mga Maliw, nandyan pa silang lahat. Itanong mo, active sila. At nakamix pa din yan sila. Huwag nyo silang sirain. Sasabihin nyo pa, wala nang Maliw. Uy, tandaan na kayo eh. Wala kayong pinagkatandaan. Ganda lagas na yung ngipin mo eh. Hindi ka pa rin nagpagalang. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na. Pag nag-live stream ka, huwag mo na akong idamay. Pag nag-post ka, huwag mo na akong idadamay. Inuulit-ulit mo, bakit? Galit na galit ka sa akin? Dahil hinanapan kita ng original na resibo at saka video, yun ang ginagagalit mo sa akin. Ba't hindi mo na lang ilapag kung nandyan sa'yo? Pauuwiin mo pa ako mula Singapore hanggang dyan para tignan lang yung resibo. Mahirap pa yung ilapag? Mahirap bang ipost yun? Takot kang makita ng real resibo dahil hindi yan ang binayaran mo doon? Ganon? My God! Huwag ako, Tita Marley! Dahil hindi naman ako bubu eh. Sabi mo ayaw mong ibaba yung label mo sa akin. Sabi mo ayaw mong bumaba sa ano ko, sa label ko. Eh bakit ngayon galit na galit ka? Bakit binababa mo yung sarili mo? Ha? Nang dahil sa akin? Bakit mo binababa yung sarili mo? At kinakawawa mo pa yung sarili mo? Di ka na nahiya, Diyos ko Lord. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na. Ayaw mo talaga akong tigilan eh. Kapal talaga ng pagmumukha mo, sa totoo lang. Iniinis mo ako. Nananahimik na ako eh. Gusto ko nang manahimik eh. Ulit-ulitin mo, hinanap mo pa talaga si Grace De Vera kung saan lupalop nakatira. Ha? Para lang iakyat sa live stream mo para masiraan mo si Migs. Makuha mo lahat ng supporter niya. Hoy! Huwag kang managinip. Huwag kayong magpantasya. Dahil kami, nabuo kami, kahit anuman ang kasarian ni Migs, anuman yung katauhan nila, anuman yung private nila, wala kaming pakialam, Tita Marley. Kahit anong sabihin mo, ilabas nyo pa lahat ng mga ano nyo, wala kaming pakialam. Ha? Wala kaming pakialam. Kayo lang naman ang nagpipilit eh, na may relasyon si Migs at si Mahal eh. Kayo lang. Ha? May namin ba yung dalawa? May namin ba sila? Para-parehas kayong lahat, pare-parehas kayo, pare-parehas kayo nila Oper Mirna, nila BFF, nila Bulbulman. Ha? Lahat kayo dyan, para-parehas kayo, ang sasama ng ugali nyo. Ha? Nabubuhay kayo sa paninira nyo sa tao. Yan ang ikinabubuhay nyo dahil yan ang ikinukontent nyo araw-araw. Ha? Yung paninira nyo sa buhay ng may buhay. Maya ka naman, Tita Marley, magbago ka na. At saka yung hinihingi kong resibo, ilapag mo na. Nang tumigil ka na saka, nang mawala na yung galit mo sa akin. Para malaman ko kung totoo talaga na ganun ang binayaran mo. Ilapag mo na yung resibo, okay? Hantayin ko hanggang ngayon, hanggang mamaya. Antayin ko, i-post mo sa Facebook mo, i-post mo sa community mo. Ha, Tita Marley?
At saka ikaw, Grace De Vera, maya ka sa sarili mo. Tanda-tanda mo na, inuubo-ubo ka na. Ha? Nakikisali ka pa. Kala ko ba sabi mo no, may taning na yung buhay mo? Ba't nauna pa si Mahal sa'yo? Pinipilit mo pa si Migs na ipagdasal-dasal ka pa. Wala kang pinipiring oras. Gusto mo, pag tinawagan mo, sasagutin ka kaagad. Hawak mo yung buhay ni Migs. Ano karapatan mo? Kahit madaling araw, gigisingin mo yung tao? Hoy! Mahiya ka sa sarili mo, hoy! Sobra na kayo! Lahat na paninira, ginagawa niyo, mahiya ka sa sarili niyo, hoy! Maghanap buhay kayo ng matino! Ako, naghanap buhay ako dito ng matino. Nagkukuskus ako ng kubeta. Tita Mali, huwag mo ibaba ang label mo sa label ko dahil ako taga-kuskus ng kubeta dito. Eh, ikaw, mayaman ka. Ha? Mataas ang pinag-aralan mo. Kaya huwag mo ibaba yung label mo sa label ko. Tumigil ka na. Napagbundaan yung hinihingi ko nang matigil na. Para pag nakita ko, alam ko kung talagang yan ang binayaran mo. Gusto ko yung resibo, yung may stamp ng Gazebo Royal. Yun ang gusto kong resibo na ipakita mo. Ha? Huwag mo akong iinisin dyan. Sinabi ko na tumigil ka, post ka ng post. Binabalandra mo yung pangalan ko dyan. Hindi naman ako ganito kung hindi ikaw ang nag-una eh. Una mo ako ni live stream. Ha? Bakit? Nahihiya kang malaman na malaki ang kinulikta mo na pera, ganon? Nahihiya kang malaman? Kaya galit na galit ka sa akin? Antayin ko, Tita Mali, yung resibo na original, yung may stamp ng Gazebo, yan ang gusto naming makita. Hindi yung gawa-gawa mo na sulat-sulat nyo ni Bulbulman mo. Ha? Antayin ko. Antayin ko hanggang mamaya hapon para tumigil na rin ako sa kakaisip ng masama para sa'yo. Ha? Ikaw ang nagsabi na binulsa mo yung pera. Hindi nang galing sa bunganga ko. Ikaw ang nagsabi. Ha? Ano sabi mo? Sinasabi ko na binulsa mo yung pera. Wala akong sinabing ganun. Sa bunganga mo galing yon. Ha? Kaya tumigil ka na. Ilapag mo na lang yung resibo na hinihingi ko, yung original, yung may stamp ng Gazebo, yan ang gusto kong makita. Ayaw mong tumigil. Isa na nga lang matira sa ngipin mo eh, daldal ka pa ng daldal dyan. Pag yan ang nalaglag, wala na. Yan lang, tumigil ka na. Ilapag mo yung resibo na hinihingi ko. Aga-aga, iniinit mo yung ulo ko, post ka ng post dyan. Ano pong masasabi nyo dito mga kamamigs? Kayo na po ang husga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.